Hello mga pangyaw, welcome back to my channel. It's still me, Daisy, your maid vlogger. Tuwing suot ko tong damit na to, nagtataka yung mga friend ko kung bakit daw nandito yung name ko. Yan, nakaprint na sa damit ko. Actually, ito yung reason kaya ako binili tong damit na to. Way back 2016, dun pa ako sa first employer ko. Buhay pa siya ngayon, hanggang ngayon. Medyo maingat ako sa mga damit ko. May nag-comment dito, sabi niya, tanong ko lang po, tumataas po ba ang sahod ng DH po ba dyan kapag nagre-renew o depende pa rin sa employer? Actually, ang reply ko sa kanya, depende sa employer po at depende sa'yo. Kaya ako po nabanggit na depende sa'yo kasi yung ibang employer, yung iba nag-base po sila sa performance natin within that 2 years na contract nila sa'yo. Kung naging okay ka ba, yung tipong, hindi ko na ito pakakawalan. Ayoko nang humanap ng ibang cheche o helper para palitan ka. Kasi nagustuhan ka nila sa trabaho mo, daway mo alagaan yung mga anak nila. Dahil doon, dahil gusto ka nga nilang i-keep at huwag ka nang maghanap ng mas okay na employer, then, pwede nilang i-offer yon, natataasan kanila. And sa na-experience ko kasi, simula dumating ako dito sa Hong Kong, every year tumataas talaga yung minimum allowable wage na pangkalahatan, no, kahit Indonesian ka man, or Pilipina, o kahit anong lahi, basta FDH ka, foreign domestic helper, yun yung sweldo, minimum. Pero dahil nga gusto ka nilang i-keep, at huwag ka na maghanap ng ibang employer, then they will offer higher than that. Kaya nabanggit ko pong depende sa iyo. So, depende sa atin. At na-experience ko po yun. Here, dito sa mga employer ko, nung first kong nag-renew, and then yung second kong renew, kasi pang third contract ko na to. Kaya I keep on encouraging yung mga pangyaw, no, to do your best. No, ipakita mo sa kanila yung best mo, yung performance mo sa pagtatrabaho mo, sa pag-aalaga mo ng mga anak nila. Pero nabanggit ko rin na depende sa employer po kasi sometimes kahit ginawa mo na yung best mo, may mga employer talaga na hanggang yun, minimum lang. Kung ano yung binigay ng government, kung ano yung pinirmahan mo sa kontrata mo, yun yung susundin talaga nila. No, kahit mag-renew ka, na kahit gusto ka nilang i-keep, pero yun nga, yung iba talagang nagtitipid o hindi kaya, then yun lang talaga yung i-offer nila. Kaya talagang pina-follow lang nila yung minimum. Pero I think wala namang problema dun as long as okay sila sa'yo, diba? Okay yung pagtrato nila sa'yo. Sana may natutunan kayo mga pangyaw in this video. Thank you for watching and God bless. Bye!